Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon sa lesson na ito ay ang mga modal verbs. Medyo mahaba itong lesson na ito dahil marami tayong modal verbs na pag-aaralan. Yung pinakagamit na modal verbs ang ating pag-uusapan. Kumbaga. So kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So sisimulan na natin, punta tayo sa aking computer. Here we go! Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang modal verbs. Modal, mademoiselle in French. Joke lang, hindi yun French. So guys, again, modal verbs. Dahil ito'y napakagamit sa pagkikipag-usap, gamit natin ang English language sa pagkikipag-communicate. Kumbaga, pang araw-araw itong modal verbs, guys, na ginagamit. Depende sa context, guys, ng ating topic. Kumbaga, o yung pinag-uusapan. So, pero napakagamit talaga nito. Sa lesson na ito, matututunan natin, kung paano ang tamang paggamit ng mga modals at saan ginagamit ang mga modal verbs. At guys, hindi ito basic. Hindi ito basic English yung modal verbs. Pero gagawin natin basic, yung pinakamadaling explanation para mas madali nating maintindihan at matandaan dahil medyo marami ito. Marami itong modal verbs, guys. Yung pinaka-importante is paano ito tandaan sa mga sitwasyon. Paano natin gagamitin, saan natin gagamitin, at saka kung anong mga modal verbs ang dapat nating gamitin sa ganitong sitwasyon o ganitong pagkikipag-usap kung anong topic, kumbaga. So, yun yung modal verbs. Yun yung ating pag-aaralan dito sa lesson na ito, kumbaga, sa video ito. At meron rin akong mga modal verbs na videos para sa mga importanteng modal verbs, tulad ng can, could, ganun. Pero sa video ito, maraming modal verbs tayong pag-aaralan. So, ulitin ko lang, maraming modal verbs tayong pag-aaralan. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. Okay, so first, ano ba ang modal verbs? Ang modal verbs, guys, ay isang auxiliary verbs or isang helping verb na nag-i-express ng possibility, posibilidad na mangyari or hindi, 50% na pwedeng mangyari, 50% na mangyayari. Kumbaga, possibility, posibilidad. Yun yung kanyang ini-express. Nag-i-express din ito ng permission. Permiso, pagbigay ng permiso. Or paghingi ng permiso. So, yun yung pangalawa. Tapos, ability. Kumbaga, abilidad. Nag-i-express ito ng abilidad. Kaya mo bang gawin? Do you have or meron ka bang abilidad na magagawa mo ito? So, yun yung kanyang ini-express. Ability. Tapos, nag-i-express ito ng advice. Kung bibigay ng advice or hihingi ng advice. Kumbaga, yun yung ini-express ng modal verbs. Kasi itong modal ay modify. Nag-modify siya ng nito. Kumbaga, tinutulungan niya yung main verb. Na helping verb siya. Tinutulungan niya yung verb para ma-modify. At saka, maibigay mo ang ibig mong gustong ihatid na mensahe. Kumbaga. At saka, prohibition. Kumbaga, yung pag prohibit, hindi pwedeng gawin, bawal, yung ganun, yun yung prohibition, yung nag-i-express ng prohibition, kumbaga, at saka necessity, kung pinaka-importante, kumbaga, yung necessity, kinakailangan, yung mga kailangan or kinakailangan or pangangailangan, yung necessity. So, yun yung mga pag-aaralan natin sa lesson na ginawa ko, itong kinompile ko na mga modal verbs, kumbaga. So, ang main verb ay tinutulungan itong modal verbs, kaya siya helping verb, kasi tinutulungan niya yung main verb, yung pinaka-main verb, para maihatid ang gusto mong i-express or mensahe sa iyong kausap, na kung sino man ang iyong kausap, kumbaga. So, tinutulungan niya, kumbaga, ang main verb na maipaliwanag ang ibig sabihin, kaya isa siyang helping verb, or to modify, kaya modal verbs. Yun yung kanyang ibig sabihin. Kumbaga, nag-i-express ang modal ng possibility, posibilidad na mangyari, pwedeng hindi, pwedeng oo, kaya posibilidad or possibility. Kumbaga, nag-i-express din ito ng permission. So, makikita natin sa baba, sa ating screen, ability, abilidad, yun nga. Tapos, advice, prohibition, at saka necessity. So, guys, ang mga words na nilagay ko rito or yung mga modal verbs, ito yung pinaka-commonly used. Kumbaga, yung palaging ginagamit
yung always na ginagamit sa mga ganitong sitwasyon, sa possibility, sa permission, sa ability, sa advice, sa prohibition, at saka sa necessity. So, sisimula natin sa possibility. So, guys, itong possibility, ang mga modal verbs na palaging ginagamit dito, guys, ay can, could, will, would, may, might. So, hindi lang ito ang modal verbs. Papaalala ko lang sa inyo, hindi lang ito yung mga modal verbs. Marami itong modal verbs, guys. Pero itong can, could, will, would, may, might, sa possibility, ito ay commonly used. Palaging ginagamit. Minsan nga, hindi masyadong ginagamit yung iba rito. Ang pinakagamit talaga rito ay yung can at saka could. So, yun yung palaging ginagamit. Pero, lalagay na rin natin yung iba kasi ginagamit din minsan yun, yung will, would, may, might. So, yung can, i-express yun ng possibility sa present, kumbaga. Tapos, yung kanyang past form ay could. So, ano yun sila eh? Connected to silang dalawa, guys eh. Yung can at saka could. Tapos, will to for future form. Tapos, yung kanyang past form ay would. Tapos, may naman tsaka might. Tapos, guys, meron akong iba't ibang lesson tungkol dito sa can, could, tsaka will, going to, ganun. So, yun yung mga lesson na ginawa ko na sa about sa mga ganitong modal verbs, kumbaga. So, again, sisimulan natin sa possibility. So, una, yung possibility, guys, ito yung mga posibilidad na mangyaring action or hindi, kumbaga. So, sa can, yung modal verb na can ay 100% itong mangyayari. For example, bibigay ko ng example sa inyo. I can help you on Monday. So, matutulungan kita ngayong Lunes. So, example, hindi pa ngayon Lunes. Mga ano ngayon? Basta hindi siya Lunes ngayon. Wala pang Lunes. Bukas Lunes. So, I can help you on Monday. So, 100% yun na matutulungan kita, except kung pumutok ang bulkan or maglindol or may mangyaring dilubyo, wag naman. So example lang yon, pero possibility lang yon kumbaga na may ganong hindi mangyayari, pero 100% talaga, guys, na mangyayari yon. May possibility pa rin siyang hindi mangyayari kasi alam mo naman yung mundo pabago-bago, pero 100% na I can help you on Monday. So kunwari tatanungin mo ko, pwede mo pa akong tulungan ngayong Lunes dahil may gagawin ko. Can you help me on Monday? Yes, I can help you on Monday. So, ganon. So, yun yung pinakauna example niya, yung can. Tapos, yung could naman, guys, ay 60% ang possibility na mangyayari yung isang action. Kumbaga, hindi siya katulad nung can na talagang 100% na sure bull na mangyayari yung isang action na gagawin natin o gagawin ko, kumbaga, kasi ako yung nagsasalita, kumbaga ako yung speaker, so yung nakikinig sa akin, ma-assure siya na 100% mangyayari yun because sinabi niya na can, na may matutulungan niya ako, I can help you on Monday, o sinabi niya yun he told me that he can help me on Monday, so ganun. So 100% yun, pero pag sinabi kong I could help you on Monday. I could help you on Monday. So, 60% nun, mangyayari, possibility na matutulungan kita. Pero, may 40% chance na hindi mangyayari. So, ganun, guys, yung could dito. Tapos, sa will naman is yung future form. Lalagyan natin ng will be able to. I will be able to help you on that. So, pwede ba akong tulungan dito? Yes, I will be able to help you. So, ganun. Kasi may mga instances, guys, yung can ay hindi pwede natin gamitin sa mga ibang sitwasyon. Katulad ng mga perfect tenses. Hindi natin pwede gamitin kasi yung can doon eh. Katulad ng I have can ice cream, ganun. Or candy, ganun. Or I have candy, ganun. Hindi kasi siya pwede doon eh. Kaya, merong mga instances na hindi natin pwedeng gamitin yung can, kaya gagamitin natin is will be able to or able to. Will be able to. Will, kasi yun yung modal. Tapos yung would naman, yun yung kanyang past form. Tapos may at saka might. So palagi nating tatandaan, guys, sa possibility, itong mga modals na can, could, will, would, may at saka might ay palaging ginagamit dito sa possibility, sa mga sitwasyon na posibilidad.
ganun, mga sitwasyong possible na mangyari, ganun, 50% hindi, 50% na oo, o 100% na mangyayari talaga, possible na mangyari siya, kaya kan gagamitin rin, or kung 60% lang, medyo hindi masyadong possible na mangyari dahil 60% lang yung could, kaya gagamitin natin palagi, tatandaan natin yung mga modal verbs na can, could, will, would, may, might para dito sa possibility. Huwag kayong mag-alala, meron akong mga examples sa kabilang side, sa kabilang slide. Kumbaga, so unahin lang muna natin yung pinaka basic kung anong pag-aaralan natin, kumbaga. Lalo na dito sa may, kasi yung may 50% lang yun eh na mangyayari ay ganun yung or might, lalo na yung might na 30 to 40% lang yun na napaka liit lang ng chance ang mangyari, ang isang pangyayari, kumbaga, yung isang action na mangyayari, it might rain tonight. So, kasi medyo madilim, pero hindi masyadong madilim yung ulap, pero medyo konting madilim siya, it might rain tonight. So, ganoon, pero 40% lang na possible na mag-uulan talaga. Hindi katulad nung it could rain tonight. Or, yun kasi, 60% na 60 to 80% mangyayari yon. Kumbaga, so ganon yung kumbaga dito yung paggamit niya kumbaga sa possibility. So wag lang natin kakalimutan can, could, will, would, may, might. Dito yung ginagamit palagi sa mga possibility. Wag kayong mag-alala, meron akong mga example sa kabilang side sa slide. Kumbaga, tapos sa permission, paghingi ng permiso or pagbigay ng permiso, ang gagamitin naman natin na modal verbs ay may at saka can. Okay, for example, magbibigay ko ng permiso sa iyo. Yes, you may go to the party. Yes, you can go to the concert tonight. Can I go to the concert tonight? Or may I go to the bathroom, please? Ganon. So, yun yung mga permission. Pag-a-ask ng permission or pagbibigay ng permission. So, yun nga, may mga example ako. Dito muna, titingnan lang natin yung pinaka-pundasyon. Kumbaga. So, basta huwag kang kakalimutan, permission, ang modal verbs na gagamitin ay may at saka can. Tapos sa ability, yung abilidad. Kasi possible na mangyayari, pwedeng hindi, pwedeng oo, mangyayari isang bagay. Tapos nakahingi ka na ng permiso, nagagawin mo. Kaya mo ba talagang gawin? Do you have the, or meron ka bang ability to do that action? Meron ka bang abilidad na magagawa mo yung action na yan? So, can? Yes, I can do it. I can go to the party. Or could na past form ng can. So, ganun guys. So, yun yung, kumbaga, sa ability, ang gagamitin is can at saka could. So, yun lang. Tapos, advice, pagbibigay ng advice sa isang tao, kaibigan mo, asawa mo, boyfriend, girlfriend, or pamilya, ganun, bibigay ka ng advice or hihingi ka ng advice. You should study hard para pumasa ka sa exam. Or, should I study hard? Dapat ba ako mag-aral na mabuti para makapasa? Should I study hard? So, pwede siyang pagbigay ng advice or paghingi ng advice. So, ang gagamitin is should. Okay? Tapos, yung prohibition naman, guys, yung bawal, prohibited, hindi pwede, bawal. Must not. You must not go to the party tonight. you must not go to the concert tonight. Ganun yung prohibition. So, palaging ginagamit doon is must not. Necessity, pangangailangan, or kailangan, dapat na gawin kasi, or kailangan, kasi necessity, importanteng gawin talaga, necessity, necessidad, kumbaga, must, ang gagamitin natin. You must study hard. You must eat your dinner. So, yun yung mga necessity. So guys, ulitin ko lang dito sa first slide sa modal verbs na ito ay yung pag-express lang sa natin ginagamit para hindi natin makalimutan. Maraming modal verbs, pero itong mga modal verbs na nilagay ko rito sa page na to, ito yung mga ginagamit sa possibility. So, can, could, will, would, may, at saka might. So, example, I can help you on Friday. 100% sure. Matutulungan kita ngayong Lunes. Or, I could help you on Friday. Parang nagdadalawang isip pa. So, 60% sure.
40% na hindi mangyayari. Ganon. So, example. Tapos, permission. May I go to the bathroom, please? Yes! Can I leave? Yes, you can. You may go to the party. You can go to the concert. You can go to the bathroom. Ganon. So, permission. May at saka can. Huwag natin kakalimutan. Paghihingi ng permiso, magbibigay ng or magbibigay ng permiso, may at saka can ang ating gagamitin. Kapag tungkol sa abilidad, ability na gagawin, na kaya mo bang gawin, magagawa mo ba talaga, can at saka could ang gagamitin. Kapag magbibigay ng advice or hihingi ng advice, should ang gagamitin. Should I go to the party? Or you should go to the party. Sayang ang suot mo. Napakaganda ng get up mo eh. Example lang yun. Tapos prohibition, you must not. Huwag kang pumunta. Hindi ka dapat pumunta sa party dahil maraming mga loko doon. Must not ang ating tatandaan. Tapos sa necessity, yung pangangailangan, must, kailangan talagang gawin. Hindi lang talaga na dapat gawin, talagang gagawin, dapat na magawa. Must, yung modal verbs na gagamitin. Kumbaga. So, ganoon lang guys, ang pinakaunang page natin para meron ko yung idea. Kumbaga. At saka para hindi natin makakalimutan. Kasi ganito ginagawa, ginagawa ko sa... Para hindi ko makalimutan, kumbaga nag-aaral pa ako. So possibility, ang palagi kong tinatandaan basta kapag possibility, nagkukwento tayo or tungkol sa possibility ang ating pinag-uusapan o kinukwento, nag-i-express tayo ng possibility, can, could, will, would, may, might ang gagamitin. Kapag permission, hihingi ng permission or permiso or bibigay ng permiso, may at saka can. So palagi kong tinatandaan yun, may at saka can para sa permiso. Tapos pag ability, can at saka could ang palagi ginagamit. Tapos pag advice, magbibigay ng advice or hihingi ng advice, should ang gagamitin. I should go to the party. Should I go to the party? Hingi ka ng advice. Tapos prohibition, must not. So hindi pwede, you must not go. Ganon. Tapos necessity, must. So ganon lang siya kasimple guys. Ngayon punta naman tayo sa ating next slide para simulan natin ang ating lesson sa modal verbs. So kumbaga ito'y ano lang, opening lang natin kasi medyo mahaba itong modal verbs. Kailangan natin itindihin dahil yun nga, hindi ito basic. So, punta tayo sa ating next slide para isa-isahin natin. Kumbaga, yung possibility muna tayo. Magsisimula tayo sa possibility. So, here we go. So, since na-discuss na natin guys kung ano yung pag-aaralan natin ngayon sa unang slide. So, dito naman, magsisimula tayo sa possibility. Sa mga possibility. So, ulitin lang natin, ano ba itong modal verbs? Ang modal verbs ay isang helping verb, auxiliary verb, helping verb na nag-i-express ng possibility. Kumbaga, so, tinutulungan niya ang main verb para ma-express mo. Kumbaga, maibigay, maihatid ang inyong gustong ipahatid. Kumbaga, na mensahe or pangungusap. Kumbaga, para maintindihan ang inyong kausap, ang inyong ibig sabihin. Kumbaga, sa possibility muna tayo, magsisimula tayo sa possibility, express or state possibility. So, express, pag sabi, pag bigay ng statement, express possibility. Kumbaga, so ulitin lang natin, ang modal verbs ay isang helping verb na nag-i-express ng possibility. Hindi lang possibility, marami pa. Ito lang muna ang ating focus sa slide na ito, sa possibility. So, guys, ang possibility ay posibilidad sa Tagalog. Kumbaga, pwedeng mangyari, pwede ring hindi mangyari. Pero, posibleng mangyari. Pero meron ding chance or posible ring hindi mangyari. Kumbaga. So, kapag tayo ay makikipag-usap or gagawa ng isang sentence tungkol sa mga posibilidad na mga sitwasyon or anuman, ang ating gagamitin guys ay ang mga modal verbs na can, could, will, would, may, at saka might. So, ulitin ko lang, kapag mag-i-express tayo tungkol sa mga posibilidad, ang palaging ginagamit na mga modal verbs ay can, could, will, would, may, might. Lalo na itong can at saka could. Talagang connected kasi itong dalawa, kaya palagi itong ginagamit talaga. Yung iba naman, ginagamit naman, pero hindi masyado. Kumbaga. So, itong can, guys, ay present form ng could. At ang could naman ay ang past form ng can. Meron akong isang specific video tungkol dito sa can at saka could, yung paggamit nito. Kung gusto nyong panoorin, mapapanood nyo sa aking channel. Kumbaga, nakikita nyo sa aking profile. Kumbaga, meron din akong playlist tungkol sa mga basic English grammar. Pero ngayon, focus tayo sa ating lesson sa modal verbs.
So, yun nga, itong can ay present form ng could at ang could naman ay ang past form ng can. Tapos, ang will, guys, ay ginagamit sa future or future form, kumbaga, ginagamit yung will sa desisyon na biglaan, kumbaga, yung desisyon na ngayon-ngayon lang, di pinagplanuhan, hindi ka nagplano, kumbaga, bigla mo lang nadesisyonan na gagawin ang isang bagay. Tapos ang would naman ay past form ng will. Meron din akong isang video tungkol din dito sa will, going to, tsaka could, tsaka would. So kung gusto nyo panoorin, mas maganda para mas maintindihan nyo to. Kumbaga. Tapos, yung may, ganun din, guys, ay nag-express ng possibility or posibilidad, kumbaga sa Tagalog. Tapos, itong might ay past form ng may. Kumbaga. So guys, kapag ang pinag-uusapan ang possibility or posibilidad, ito ay palaging ginagamit, kumbaga, palagi siyang ginagamit, lalo na ang can at saka could, katulad ng sinabi ko kanina, palagi silang ginagamit talaga kapag nagkukwento tayo or nagkikipag-usap tayo tungkol sa mga posibilidad. So, titingnan natin ang mga examples para matukoy natin ang kaibahan nila. So, sisimulan natin sa can. Excuse me. Guys, itong can ay 100% ito na mangyayari, kumbaga, isang may posibilidad na hindi mangyari pero 100% talagang posibleng mangyari. Kumbaga, so example, may hingi sa iyo ng tulong na kailangan ko ang tulong mo, gusto kong hihingi ako ng tulong. So, can you help me on this or this date? Ganyan, can you help me on Friday? So pag sinabi mo na I can help you on Friday, so ibig sabihin nun guys, 100% ang possibility or ang posibilidad na mangyayari yung action na yun, na tutulungan mo siya on that date, ay talagang mangyayari. So yun kumbaga, isang 100% na mangyayari ang isang bagay or yung isang action na yung binigay para siyang promise, kumbaga, I can help you on Friday. Hindi lang promise, talagang mangyayari talaga yun. Kasi you have the ability to do it eh. May abilidad kang gawin yun eh. So 100% na magagawa yun o mangyayari talaga yun. I can help you on Friday. So 100% guys na mangyayari itong action na to, ang pagtulong ko sa iyo ngayong Biyernes. Kumbaga, hindi ikaw nanghihingi ito ng tulong ha. Hindi ka nanghihingi ng assistance. Meron tayong ibang lesson nun sa later sa susunod na mga slide. So, focus na muna tayo sa possibility. So, I can help you on Friday. Meron akong ability to help you on that date. I can. So, I can help you on Friday. Matutulungan talaga kita ngayong Biyernes dahil wala akong gagawin or hindi ako busy or talagang nakaschedule na yun yung nakalaan na yun. Kumbaga, natutulungan kita on that date. So, that's why na masasabi kong I can help you on Friday. So, can you help me on Friday with something? Ganon. Tapos, yes, I can help you on Friday. So, yun yung pag-express mo na posibilidad. So, yung makikinig sa'yo, maiintindihan niya agad na, oh, 100% yun na sure. Talagang matutulungan niya ako. Kumbaga, na 100% niya ako matutulungan dahil sinabi niya na I can. He told me that he can help me on Friday. So, he told me that he can help me on Friday, on that day. So, ganun. So, dahil nag-promise, o hindi lang promise, yung possibility is 100%. Napakataas na mangyayari talaga yun. Hindi lang yun mangyayari. Kumbaga, kung may dilubyo yung nangyayari, wag naman sana. Kasi yung mundo nga, tulad ng sinabi ko kanina sa unang page na pabago-bago, baka biglang pumutok yung vulkan, ganun. Kaya hindi mangyayari. Pero 100%, kapag ginamit mo yung can sa possibility, ay talagang mangyayari yun. 100%. Sa could naman, guys, ito ay 60%, 60%, 70%, ganun, I could help you on Friday. So, parang, hindi siya 100% talaga, kumbaga. So, yun nga, 60% lang, I could help you on Friday. So, parang naisip ka pa, so, I could help you on Friday. Hindi sure, kumbaga. Pero, talagang mangyayari naman, 60% na mangyayari, pero, may 40% kasi na baka hindi mangyari. So, kaya, gagamitin natin dito ang could kapag hindi talaga sure na sure, kumbaga, so possibility lang eh, kumbaga, may pangyayari kasing hindi mangyayari dahil sa could 60% lang siya, so may 40% na hindi siya mangyayari. So I could help you on Friday, parang nag-iisip ka pa, kumbaga, kung may gagawin ka ba on that date kasi hindi ka sure, pero posible na mangyari yung mga
action na gagawin mo on that date. 60% nga lang, hindi siya sure ball. Kumbaga, so kapag hindi ka sure, pero posible or possible na magagawa mo, could ang gagamitin natin. So I could help you on Friday. Pero yun nga, hindi sure. So kapag hindi ka sure, 60% lang ang sa tingin mo mangyayari yon, so could ang gagamitin mo. So instead of using can, kasi kapag sinabi mong can, 100% yun ang mangyayari, except kung may mangyaring dilubyo. Wag naman sana. So yun yung kaibahan nila, kumbaga. So I can help you on Friday. I could help you on Friday, 60%. So sa will naman, guys, sa example ko ay parehas lang sa can na 100%. Kumbaga 100% lang itong will sa mangyayari, pero ito ay future form, kumbaga. I will be able to help you on Friday. The same lang din, parehas lang din, kumbaga, parang sinabi mo, I can help you on Friday. So, pwede mo rin sabihin, I will be able to help you on Friday. Kasi minsan, guys, yung can hindi natin pwedeng gamitin sa mga ibang tenses, katulad sa mga perfect tenses. Meron din akong lesson about sa mga tenses. Pwede nyo rin panoorin yun, kumbaga. So, focus na muna tayo sa modals. So, yun nga, I will be able to help you on Friday. So, parang can lang, 100% na mangyayari. Tapos yung past form naman niya sa will, itong would, yung sa would naman ay past form ng will at katumbas din ito ng could, bali 60% lang na mangyayari or 60% na posibleng mangyari ang action. Kumbaga, pero ito'y conditional. Kumbaga, conditional. If I'm not busy, I would be able to help you on Friday. So kumbaga, may condition. Hindi siya, conditional siya, kumbaga. So, I would be able to help you on Friday. So, kung hindi ako busy, I would be able to help you on Friday. So, 60% lang rin siya. Kumbaga, parehas lang rin siya nung could. Conditional nga lang siya, may conditional siya. Ibang lesson din yun, yung conditional. Pero dito, para mabigyan ko lang kayo ng idea paano ito gamitin. Kumbaga, sa pag-express ng possibility. Kumbaga. Tapos, itong may, guys, ay 50% lang ito. Ang posibleng mangyari, malabo, kumbaga, sa Tagalog pa, malabong mangyari kasi 50% lang eh. So, kung sa tingin mo na ang possibility na mangyari ang isang action ay malabo, may ang gagamitin natin. Kumbaga, may ang gagamitin natin kapag 50% lang ang chance or posibilidad na mangyari ang isang action. Katulad ng ginawa kong example na I may eat dinner at 7 p.m. So, hindi ako sure nun. Possible na pwede akong kumain sa alas 7 ng gabi, pero hindi talaga sure. Pwedeng, kasi hindi pa ako gutom eh. For example lang, hindi ako gutom. So, I can help you, I may eat dinner at 7 p.m. So, pwede rin alas 8 ba? So, hindi talaga ako sure. Totally, hindi ako sure na kakain ako dun sa oras na yon. I may eat dinner at 7 p.m. Kaya, 50% lang yung possibility na talaga mangyayari yung action na yun, yung pagkain ko ng hapunan sa alas 7 ng gabi. Pero hindi talaga sure. Kumbaga, ulitin ko lang. Yun yung gagamitin natin. May kapag 50% lang ang sa tingin mong mangyayari or possible na mangyayari, 50% lang. Compare mo sa can at saka could na talagang 100%. Mas mababa pa nga siya sa could at saka would dahil 50% lang siya na mangyayari. Yun lang yung kanyang kaibahan. Kumbaga, sa ibang mga modal verbs. Tapos, sa might naman, she might work late tonight, 30% lang yun, guys, to 40%, napakababa na nun, yun yung pinaka mababa talaga, 30 to 40% lang siyang mangyayari, she might work late tonight, baka late siyang magpumasok ngayon, ngayong gabi, baka late siyang magtrabaho ngayon, kasi hindi siya ganun palagi, palagi naman siyang masyadong maaga nga siya, wala pang time in, andun na siya, yung babae kasing pinag-uusapan ito, guys, dahil she, so she might work late tonight, so dahil hindi pa siya dumarating ng 30 minutes before mag-start yung work, kaya naninibago kayo, kaya masasabi mo na she might work late tonight. Ganon. So, yun yung, kumbaga, kaibahan nila. 30% lang siya to 40%. Pero interchangeable itong may at saka might, guys. Pwede silang palit, kumbaga, ipagpalit-palitan, kumbaga, kasi interchangeable itong may at saka might. Pero, kapag sa mga possibility ang pinag-uusapan, itong might is napakababa. Yung possibility na mangyari, yung isang action, napakababa ng kanyang chance na mangyari. Kumbaga, 30% lang siya to 40%. Ganun siya kababa, kumbaga. Okay, so, bibigay pa tayo ng ibang example.
Ay guys, before ko pala makalimutan, munti ko na makalimutan yung verb pala ay palaging in yung main verb, kumbaga yung main verb kasi itong mga modal verbs ay helping verb ito, tinutulungan niya yung main verb. Kumbaga yung main verb niya is palaging nasa present form. Kumbaga, so example, I may eat dinner at 7 p.m. Kumbaga, so hindi ko pwedeng sabihin I may eaten dinner at 7 p.m. So palagi siyang sa present form. So yun lang yun, hindi, munti ko na makalimutan eh. Napaka-importante pa naman yun yung form niya kumbaga sa isang sentence. For example, another example, it may rain tonight kumbaga, or today. Ganun. Pero hindi talaga sure, medyo malabo, 50% lang dahil yung ulap ay hindi naman masyadong madilim, medyo madilim-dilim lang ng konti. Compare mo sa it will rain today, so bring an umbrella. So it may rain today, so bring an umbrella. Bring an umbrella. So ganun kasi talagang ulaw, 100% eh. It will rain today. Ganun kasi ang dilim ng langit, napakadilim ng ulap, talagang babagsak yan ngayon. Kumbaga yung ulan, ganyan, gikidlat pa. So example lang yan. So yun yung guys, tapos yung mga main verb dito guys ay help. Tapos yung modal verbs is can, could, will, would, may, at saka might. So huwag natin kakalimutan kapag tayo'y nakikipag-usap, nag-i-express na isang possibility, isang pangyayaring posibleng mangyari, or hindi, ang gagamitin palagi ay can, could, will, would, may, might. Sa can, 100% na mangyayari ang isang action. Possible na mangyari 100% except kung magkaroon ng dilubyo. So wag naman sana. Tapos sa could, 60% na mangyayari. Possible na mangyari 60%, 40% na hindi, pero 60% hindi nga lang kasing strong or yung kanyang strength katulad nung sa can ay napaka taas, 100%. Tapos will, the same with can, 100%. Tapos sa would, the same then sa could, 60%. I mean, so conditional lang. Tapos yung may is 50%, tapos yung might is 30 to 40%. Pero interchangeable sila, depende sa context. Kumbaga, so yun yung sa page na to sa possibility. Punta naman tayo sa ating next page para naman sa permission o permiso. Paghingi ng permiso at saka pagbigay ng permiso. So, napakadali lang nito. Punta tayo sa ating next slide. Here we go! Okay guys, so dito sa page na to or sa slide na to, ang pag-uusapan natin ay yung modal verbs for permission. Kumbaga, matututunan natin ang mga modals na gagamitin para sa permission or paghingi ng permiso or pagbigay ng permiso. Kumbaga, so ang mga ginagamit sa modal verbs, ang mga ginagamit na modal verbs for permission or paghingi ng permiso ay may, can, at saka could. Sa pag-express naman, pagbigay ng permiso, express permission, may at saka can lang. Kumbaga, so huwag natin kakalimutan yun, yun yung pinaka-importante sa modal verbs for permission, yung paghingi ng permiso, pag-ask ng permission, ask for permission, may, can, at saka could ang ginagamit. Tapos sa pag-express, pagbigay ng permiso, pag-express ng permission, may, at saka can. So dito guys, magagawa mo naman talaga yung isang action. Kumbaga, talagang magagawa mo, lalo na sa modal na can, kasi ability yun eh, yung can na magagawa mo ang isang bagay, pero hihingi ka ng permiso para magawa yung action na yun. Kumbaga, kinakailangan ng permiso, kumbaga, para magawa mo yung action na yun. So yun yung ibig sabihin nitong modal na permission, pag-ask na permission. So sisimula natin sa may. So, itong modal na may, guys, ay napaka-polite nito. Kumbaga, napaka-formal nitong may kapag ginamit mo ito. Example. So, babasahin natin yung example. May I borrow your pen for a minute? May I borrow your pen for a minute? So, parang may power difference eh. Kumbaga, mataas sa'yo ang kausap mo, boss mo, kumbaga, or di mo kilala kaya mo gagamitin ng may para formal na formal kumbaga. Tulad ng example natin na yun nga, may I borrow your pen for a minute? So kaya formal ang dating. So kasi para mas maintindihan yung mabuti. Example, nasa kalye tayo, nasa kalsada tayo, kalsada or sa isang lugar na example DFA sa Department of Foreign Affairs, kukuha tayo ng passport.
eh wala kang dalang ballpen, wala akong dalang ballpen, example ako, wala akong dalang ballpen. Tapos nakita kita, may dala kang ballpen, pero hindi naman tayo kilala, magkakilala, tsaka hindi mo ginagamit yung ballpen mo. Ulitin ko lang, hindi tayo magkakilala, nakita kita, may dala kang ballpen, pero gusto kong hiramin yung ballpen mo. Kesa sabihin ko sa iyo na, may I borrow your pen for a second or a minute? So, ganun, napaka-galang, kumbaga, ang dating. Pag narinig mo yun, siyempre, napaka-galang ko, kumbaga, kesa sa can. Yung can kasi, guys, ay napaka-casual ang dating nun. Casual na casual, yung modal na can, napaka-casual ng can. Ginagamit lang sa mga kakilala, mga friends, or yung mga close sa'yo, na hindi bago sa'yo, kumbaga, kaya dun gagamitin ang can. Mga kakilala mo na close mo na sila, kaya mo sila, kaya mo gagamitin yung can, model na can sa permission. Parang close mo lang. For example, can I borrow your pen for a minute? Kaya casual lang kasi kakilala mo eh. Kumbaga, kaya can ang gagamitin natin. Model verb na can. So, friends mo lang, kaibigan mo lang, o close mo, or kasama mo sa trabaho. So, pwede mo lang sabihin na, can I borrow your pen for a minute? O, kaya ganun. Pero kapag boss mo, may ang gagamitin natin. Kumbaga, kapag mataas sa'yo, may or di mo kilala kasi parang kagalang-galang, para napaka galang mong pakinggan kapag hindi mo kakilala. Example, gagawa tayo ng iba pang example. Boss, may I borrow that book? So, pwede ko bang hiramin yung librong yan, boss? Or, may I go to the bathroom? O, ganun, mga ganun example, guys. Napakagalang, kumbaga. Or, example, yung pangatlo, may I ask a question, please? So, kumbaga, example, nasa isang meeting ka or isang seminar na tapos meron kang tanong, nagdi-discuss yung nagsi-seminar, kumbaga, tapos may tanong ka. Para formal at may respeto dun sa nagdi-discuss, sasabihin mong, excuse me, may I ask a question please? So, ganun, di ba? Napaka-galang. Kesa dun sa, can I ask a question? Parang hindi masyadong magalang eh. Napaka casual. Kumbaga, hindi siya compare mo dun sa may na napakagalang. Tapos, kapag aalis ka, ganun, or may I leave? May I go to the bathroom? Ganun. So, napaka-simple lang, guys. So, guys, palagi nating tatandaan na kaya natin gagamitin ang modal na may, kasi para ipakita sa kausap mo na mataas siya at naghihingi ka ng pabor, permiso, dahil boss mo siya, or example, hindi mo kakilala. Kaya mo masasabing, I am being polite and formal to you, kasi hindi naman kita kilala, tapos hingi ako ng permiso sa'yo, baka it's a big thing or big deal to para sa'yo. Kaya ganun, guys, example lang yun. Kumbaga, kaya may I ang gagamitin natin doon, kasi baka big deal sa kanya, big thing naman sa kanya. Kaya, I am being polite to you para ipakita sa'yo na kagalang-galang, kumbaga, yung aking paghihingi ng permiso. Kumbaga, so proceed tayo sa ating next naman na modal verb, which is yung could. So, itong could naman, guys, ay, kumbaga, may kakilala ka or someone na familiar sa'yo, parang may lang din siya, parang modal na may lang din, na polite siya, pero hindi katulad sa may na napakataas ng strength niya. Kumbaga, sa paggamit kasi para yun sa relationship na boss mo, kung yung may, yung modal na may, yung relationship niyo ng boss mo ay 90% sa boss mo, tapos ikaw 20 or 10% lang yung relationship niyo, so 90-20% relationship mo, kumbaga, sa boss mo. Or pag hindi mo kakilala talaga yung tao, hindi mo siya talaga kilala, 100-0% lang, di ba? So kaya, napaka formal may. So, mababa konti sa may ang could. Kumbaga, so, sa could, polite pero hindi masyadong mataas tulad sa may. May, ano nga eh, may ginagamit nga ito minsan sa mga tropa mo. Eh, hindi naman yung tropa, magulang, pamilya, ganon. Kaya siya magagamit, kumbaga. At may napanood pala akong commercial dati. Naalala ko, nung high school pa ako, napanood ko dati sa TV, guys, na palaging gumagamit ng may, humihingi sa modal verb na may, o nag-a-ask ng permission, may palagi ang ginagamit. Tapos pumasok siya sa isang fast food chain, kumbaga yung actor pumasok sa fast food chain, tapos sinabi niya sa yung nandun sa umorder siya, nag-order siya ng pagkain, kumbaga sa fast food chain, tapos gamit siya ng gamit ng may, sinabi niya na, may I have that hamburger, may I also have that chocolate shake.
Tapos, fast food chain yun eh. Kumbaga, umorder, di ba? Sagwa, ganun. Napaka, sobrang, oh, eh, kumbaga, may I have a hamburger? May I also have a chocolate shake? So, di ba? Pwede mo lang sabihin, can I have some hamburger? Ganun, order ka, ganun. So, could, guys, ginagamit natin sa sitwasyon, sa bahay, sa school, sa workplace, or sa mga fast food chain, Jollibee, or sa kahit anong fast food chain. Kumbaga, hindi masyadong magalang pa rin siya, with respect pa rin sa kausap mo, pero hindi talaga ganun ka ibang level, mataas, katulad nung sa May. So, example, could I have a glass of water? Ganun. Could I please have a glass of water? Ganun. So, masyadong magaling, may please pa eh. So, could I please have a glass of water? Or could I have a glass of water? Sasabihin mo sa mga crew doon sa Jollibee, hingi ka ng tubig, hingi ka ng tubig. Kumbaga, so could I please have a glass, could I please have a glass of water? Or could I have a glass of water? Pwede mo lang sabihin diretsong ganun. Or example, sa papa mo, or magulang mo, manghihiram ka ng kotse, or motor. Ganon, manghihiram ka ng kotse o mutang sa papa mo, sasabihin mo na, Dad, could I borrow the car tonight? So, ganon, Dad, pwede ko bang hiramin yung kotse ngayong gabi? So, di pwedeng sabihin sa papa mo na, Dad, may I borrow the car tonight? Kasi, didilat ang mata nun, tapos magtataka, ba't parang napakagalang mo ata, sobrang galang. Kasi, may I borrow the car tonight, Dad? So, naka-drugs ka ba? Sabihin ng papa mo. Magtataka. Kumbaga, eh, close naman kayo eh. Kaya, could ang gagamitin mo. Parang respect mo sa papa mo. Magkakilala kayo. Eh, papa mo siya eh. Kaya, pwedeng hindi na masyadong formal. Less formal na. Kumbaga, so, could kesa may. Yun yung kaibahan niya, kumbaga, medyo less formal siya kaysa sa may, yung could. Yung may ay napakataas talaga. Yung relationship nyo ng papa mo, ng pamilya mo, mama, papa mo, 60-50 yung relationship ng ninyo eh. Kumbaga, papa mo, tsaka ikaw, 60-50 yung relationship eh. Kaya masyadong close eh. Masyadong okay ba? Kumbaga, hindi masyadong mataas compared dun sa mga boss. At tsaka hindi mo kakilala talaga. Totally, kailangan ng kagalang-galang na permission. Pag maghihingi ka ng permiso, kumbaga, compared dun sa may. Tapos yung can, compare mo doon, mas lalo na yon na talagang casual na casual, pang tropa lang. Tambay kayo or nasa ibang bahay kayo ng kaibigan mo. Nakita mo, may bagong gadget siya niya na gusto mong hiramin, ganun. So, pwede mong sabihin na, hey, can I borrow that? Like that, that's cool. Hey, can I borrow that? So, ganun. Hey, can I borrow that? Ganun. Example. So, guys, don't forget na ang modal na may ang pinakamataas sa tatlong ito. 90 to 10% relationship sa kausap mo kasi boss mo, or 100 to 0% kasi di mo kilala yung tao na hinihingan mo ng permiso o hiraman mo ng ballpen or kung ano man. Kaya napaka-formal. Kumbaga, nang kausap mo kapag modal na may. Tapos sa ka naman ay napaka-casual. Friends, tropa, close na kaibigan or kakilala, kaya okay lang na hindi ka magalang or formal. Tapos sa could naman ay mga 60-50% ang relationship nyo. 60-50, ganun, yung relationship nyo sa papa mo, mama mo, ate mo, kuya mo, or hindi masyadong close ka with respect, kumbaga. Kumbaga, tulad ng sa mga fast food chain, ganun, may respect lang. Kumbaga, kaya formal pero hindi masyadong grabbing formal. Tapos guys, itong iba naman, napakadali na lang nito. So, ikaw na magbibigay ng permiso, kumbaga, yung sa pag-express ng permission dito sa right side ng screen, yung gagamitin naman dito na modal ay yung may at saka can lang. So, itong dalawang modal lang na verb ang gagamitin natin, may at saka can. So, for example, may manghihiram sa'yo ng ballpen, ikaw yung hihiraman. O, hindi mo kilala, kaya sasabihin niya, may I borrow your pen? Yes, you may. So, ikaw naman yung magbibigay sa kanya ng permisong gamitin. I-express ka ng permiso na, o sige, gamitin mo. Yes, you may. Or, yes, you can. Ganon. So, yun yung dalawang example na, yes, you can go to the party. Yes, you may go to the concert tonight. So, ganon. Example lang yun. So, ikaw yung magbibigay ng permiso. Kumbaga, tapos sa prohibition naman, guys, ay bawal. Pagtanggi. Ang modal na gagamitin dito, guys, ay must not. So, negative ng must. Must not. You must not go to the party. So, hindi ka pwedeng pumunta sa party. You must not. Hindi pwede. Tanggi, kumbaga.
You must not go to the party. So, wag natin kakalimutan, guys, dito sa page na to. Ito ay para sa modal verbs na permission. Modal verbs for permission. Ang ginagamit palagi, yung tatlong modals para sa permission ay may, can, at saka could. Tapos, yung pag-i-express ng permission, ulitin ko lang, modal verbs for permission, may, can, could, ito yung paghingi ng permiso. Ikaw yung manghihingi ng permiso. May ay napakataas, pinakamalakas sa lahat dahil napaka-formal. Can ay napaka-casual, pinakamababa. Tapos yung could nasa gitna dahil medyo mababa konti. Less formal sa may. Kumbaga. Pero hindi naman siya casual. Katulad ng can. Tapos sa pag-express ng permission, ang gagamitin ng modal verbs ay may at saka can lang. Yes, you may. Yes, you can. Tapos sa prohibition, must not. So, pagtanggi, hindi pwede. You must not go to the party. Tapos, punta tayo sa ating next slide, guys, para naman sa ating ibang modal verbs about sa mga ability, advice, or iba pang modal verbs. Punta tayo sa ating next slide para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa modal verbs. Medyo mahaba ito. Here we go! So, guys, dito sa page na to, sa slide na to, pag-aaralan naman natin ang ability or abilidad. At kung anong modal verbs ang ginagamit sa ability or pag-express ng abilidad, kakayahan. Sa modal verbs, kumbaga kasi napag-aaralan natin yung mga possibility. Kung anong mga modal verbs ang ginagamit sa possibility, kung pwedeng mangyaring ganito, 500% na, 500 naman, I mean, 50% na mangyayari, 50% na hindi, ano ba talagang magandang gawin or gamitin para mas makapagbigay tayo ng magandang possibility. Tapos, after nung possibility, nakapag-hingi na rin tayo, napag-aralan na rin natin, kumbaga, yung permission, yung pag-ask ng permiso, o pagbigay ng permiso, prohibition. So ngayon naman dito sa page na to is yung abilidad. Kaya mo ba talagang gawin yung isang bagay na yon or isang action na yon? Ang modal verbs na gagamitin natin guys sa page na to is yung can at saka could. So again, so ito ay tungkol sa ability, abilidad, kakayahan na magawa ang isang action. Tulad ng pagtulong, gano'n. So, you can, example, I can help you on Friday, di ba? Sa unang page natin, pinag-example tense possibility, 100% matutulungan kita. Kasi, I can help you. I do have the ability to do it, to help you. Gano'n, example. So, can at saka could. Huwag kayo maglala, i-express natin, i-explain ko sa inyo further. So, yung pinaka-basic lang. So, again, ability, modal verbs, kakayahan. Ang modal verbs na ginagamit dito is dalawa lang. Madali lang naman siyang tandaan. Can at saka could. Yun lang yung dalawa. So, magsisimula tayo sa can. Ang can, guys, ay present form ito. Present na kasalukuyan. Present na kakayahan sa kasalukuyan, kumbaga. Tapos, yung could naman ay kakayahan sa nakaraan pero hindi na sa kasalukuyan. So, kumbaga, lumipas na, hindi mo na siya kayang gawin yung isang action sa could dahil wala na, tapos na eh. Na, nangyari na, kumbaga. So, sisimula natin sa can muna para hindi tayo malito. So, example, I can play a guitar. So, kaya kong tumugtog ng gitara. Kasi marunong akong tumugtog ng gitara eh. Galing ako dyan eh. Kahit anong tugtog, kaya kong tumugtog eh. Kahit kaya kong tugtugin. Kumbaga, I mean, ngayon, kasi kasalukuyan, I can't play a guitar. Ngayon yan, ang ibig sabihin yan, walang time frame, walang ano. Pero pag sinabing I can, ibig sabihin yan ngayon, present, kasalukuyan, na kaya kong tumugtog ng gitara. Or I can speak English. Kaya kong magsalita ng English. Yung kausap mo, yung maiintindihan niya agad na ngayon kaya kong gawin yung sinabi ko kasi I can, yung modal verbs na can ang ginamit ko. Kumbaga, I can speak Cebuano, I can speak Tagalog, I can speak French, I can speak Spanish, habla Espanyol. Ganun, no, I'm not. Hindi ako marunong mag-Spanish. Example lang yon. So, can ang gagamitin natin kapag kasalukuyan na abilidad. Kumbaga, lahat ng ito ay mga abilidad na magagawa sa ngayon or sa kasalukuyan. Kumbaga, pero kapag nakaraan na, could ang gagamitin natin na modal, guys. Kasi nakaraan na abilidad na magagawa sa isang action. I mean, dati kaya mong gawin,
Pero ngayon ay hindi na kayang gawin sa kasalukuyan. Kaya code ang gagamitin natin. For example, I could play the guitar when I was young. So kaya kong tumugtog ng gitara nung bata pa ako. Nung bata pa ako, remember? So nakaraan na 'yon. Pero ngayon, hindi na kasi matanda na ako eh. Tanda na ako, hindi naman ganoon katanda. Or wala na akong practice, kaya hindi ko na alam kung paano tumugtog ng gitara. So lumipas na siya, kumbaga. I could play the guitar or I could play guitar when I was young. So hindi na siya ngayon, nakaraan na, lumipas na yung kakayahan na yon, yung ability ko na gawin yung isang action na yon, dahil wala na eh, matanda na ako or anumang reason, basta hindi ko na siya kayang gawin ngayon. So huwag nating kakalimutan, guys, na nagpapakita or nag-i-express ng kakayahan sa nakaraan, pero hindi na kayang gawin sa ngayon yung could na modal. At palagi nating tatandaan na ginagamit ang modal na could sa ability sa nakaraan. Nakalipas na, kumbaga, lumipas na ang kakayahang yon, kaya hindi mo na magagawa ang action na yon ngayon. Wala na, lumipas na siya, nakalipas na siya, kumbaga. So babasahin natin ang iba pang mga example, guys. Nakalagay rito, he can swim well. So magaling siyang lumangoy, kayang-kaya niyang lumangoy. I mean, dahil magaling siya eh. So ngayon, kasalukuyan, magaling siyang lumangoy. Ang kanyang kakayahan or ability na kaya niyang lumangoy, hindi lang kaya, magaling pa siya sa paglangoy, kumbaga. Kasi modal na can ang ginamit natin, guys. Can, he can swim well. So magaling talaga siyang lumangoy. Pero kapag sinabi nating he could swim well until he had the accident, iba na 'yon. Iba na ang ibig sabihin noon. Magaling siyang lumangoy, pero matapos maaksidente ay hindi na niya kaya itong gawin. Or pwede natin sabihin sa Tagalog na dahil sa aksidente na nangyari sa kanya ay hindi na siya marunong lumangoy. Kumbaga, lumipas na ang kanyang kakayahan na magawa yung action na yon, which is yung paglangoy, dahil sa aksidente nangyari sa kanya nung subject ng sentence na he. Kumbaga, kung sino man siya. Kumbaga, I mean. So lumipas na yung kakayahan niya dahil sa nangyaring aksidente. Dati, magaling siyang lumangoy, pero ngayon hindi na, dahil naaksidente po kasi siya eh. Kaya hindi na siya marunong lumangoy, hindi na siya ganun kagaling. Napaka-simple lang, guys, kumbaga. So, madali lang talaga siyang tandaan, guys. Basta iisipin lang natin na kapag tayo'y nakikipag-communicate or nakikipag-usap sa English, tapos nag-i-express tayo ng ability or kakayahan na gawin ng isang action kapag kayang gawin sa kasalukuyan, ang modal na can ang gagamitin natin, kasi kasalukuyan eh, yung kayang gawin ngayon. Tapos kapag lumipas na ang kakayahan na gawin ng isang kahit anumang action or hindi na kayang gawin ngayon, dati kaya pero ngayon hindi na, ang modal verb na gagamitin natin ay ang could. So yun lang ating tatandaan, guys. Huwag natin kakalimutan yun, napakadali lang. Kasi kapag kayang gawin ngayon, can. Kapag hindi na kayang gawin ngayon, pero kaya dati, could. Lumipas na, kumbaga, nakaraan na. So, ganoon lang siya kasimple, guys. So, I can play guitar. Ngayon yon, I could play guitar when I was young. Dati, marunong kong tumutong gitara. Ngayon, hindi na. He can swim well. Magaling siyang lumangoy. He could swim well until he had the accident. So, magaling siyang lumangoy dati, pero simula nung na-aksidente siya, ay wala na, hindi na siya magaling lumangoy, kumbaga. So, another example, guys, ay she can speak four languages. Ang galing, apat na lingwahe ang kaya niyang gawin, kumbaga. Nakakapagsalita siya ng apat na lingwahe. Sa ngayon po yon, sa ngayon, kumbaga, sa kasalukuyan, kasi can eh, di ba? Tatanda natin kapag can, present siya nakakayahan sa kasalukuyan, kumbaga. Tapos yung last example natin, guys, ay she could speak French when she was a kid. So she could speak French when she was a kid. Nakakapagsalita siya ng French language, kumbaga, Frances, nung bata pa siya, pero ngayon malaki na siya, di na niya kayang magsalita ng French. Kumbaga, dahil nakalimutan na siguro niya ang language na yon, kaya hindi na niya kayang gawin sa ngayon. Hindi natin alam kung anong rason. Basta kapag ginamit natin yung code, ibig sabihin talaga noon ay nakaraan na. Kumbaga. So guys, palagi nating tatandaan na kapag ability ang pinag-uusapan or abilidad, ang modal verbs na gagamitin ay can at saka could lang. Ang can ay nagpapakita ng kakayahan sa or abilidad na magagawa ang isang action sa kasalukuyan po. So ngayon, hindi lang ngayon mismo, sa kasalukuyan kayang gawin.
Ang code naman po ay nagpapakita or nag-i-express ng kakayahan or abilidad sa nakaraan, hindi na sa ngayon. Kumbaga, lumipas na ang kakayahan ito or abilidad na magawa ang isang action. Kayang gawin dati, pero hindi na po siya kayang gawin ngayon. So, yun po ang kaibahan ng can at saka could dito sa ability. So, iba namang topic yung ating napag-aralan nung una kasi iba-ibang ano yun eh, di ba? Possibility, permission, at saka dito naman sa ability lang, kumbaga. So, kapag can, present na kakayahan, kasalukuyan present, kasalukuyan yon nakakayahan ngayon, kayang gawin. Could, kakayahan sa nakaraan pero hindi na sa kasalukuyan. Dating kayang gawin, ngayon hindi na, lumipas na, kumbaga, nakalipas na. Ganon, nakaraan, could. Okay, so kaya sa present can, past form niya ay could. So again, babasahin natin yung mga sentences. I can play guitar. So kaya kong tumugtog ng gitara. I could play guitar when I was young. So kaya kong tumugtog ng gitara nung bata pa ako. So ngayon hindi na, lumipas na ang ability niyon, yung abilidad na yon or kakayahan na yon na gawin ko yung pagtugtog ng gitara. He can swim well. So magaling siyang lumangoy. So, he could swim well until he had the accident. So, magaling siyang lumangoy dati pero ngayon hindi na dahil sa nangyaring aksidente sa kanya. She can speak 4 languages. So, kaya niyang makipag-usap ng 4 na language. Kaya niyang magsalita ng 4 na languages. 4 na lingwahe, kumbaga, sa ngayon yan. Tapos, she could speak French when she was a kid. So, kaya niyang magsalita ng English dati nung bata pa siya. Pero ngayon, hindi na. Baka nakalimutan na po niya or anong nangyari sa kanya. So, yun po yung kaibahan ng can at saka could dito sa ability at saka yung paggamit. So, wag lang nating tatandaan. Kinategorize ko na po yun na every ano dito sa modal verbs, dito sa ability, can at saka could lang po yung ating gagamitin. So, pupunta naman tayo sa ating next slide para naman po sa ibang modal verbs tungkol sa necessity, advice, at assistance. Medyo marami, mahaba po kasi ito dahil modal verbs. Pero palagi po itong ginagamit, kaya tutuloy na natin yung ating lesson. Wala na po itong hintuan, tuloy-tuloy na ito. Here we go! So, guys, dito naman sa page na to, mga modals tungkol sa assistance, tulong, or help. Assist, kumbaga. So, modal verbs for assistance, ang gagamitin natin ay can, could, at saka would. Kumbaga, sa paghingi ng tulong or assistance, guys, ang mga modals na ito ang ating gagamitin. Can, could, at saka would. Okay, so napakasimple lang niya, guys. I-explain natin isa-isa. So, pinakauna is can. Can you help me? So, hindi pwedeng sabihin may, guys, ha? Yung may you help me, guys, hindi yun pwede. So, again, hindi pwedeng sabihin may you help me. So, mali yun, guys, para formal kumbaga, kaya mo gagamitin ang may. Pero hindi po siya pwede dito sa assistance. Pag ikaw ang hihingi ng assistance, hindi pwede, kumbaga. Pero pwede mo siyang gamitin pag ikaw ang magbibigay ng assistance. Hindi yung manghihingi ka ng assistance. May you help me? So, hindi yun pwede, guys. Pero kapag ikaw magbibigay, ikaw yung magbibigay ng, kumbaga, assistance, ikaw yung mag-provide o magbibigay nga ng assistance, pwede mo siyang gamitin, kumbaga. May I help you? Ganun. So, may I help you with that? Okay, kumbaga, you are offering an assistance. Kumbaga, ikaw yung nagbibigay ng assistance. Pero kapag tayo ang manghihingi ng assistance, manghihingi ng tulong, hindi natin pwedeng gamitin yung may. So, hindi yung nag-i-exist dito. So, can, could, would lang. Kumbaga, ang gagamitin natin. Uulitin ko lang, guys, hindi natin pwedeng sabihin, may you help me. Mali yun. So, yung pinaka-basic ay, can you help me? Can someone help me? Or, can I get some help? So, ganun yung pinaka-basic. Kumbaga, pinaka-normal yun or pinaka-common. Kumbaga, kapag hihingi tayo ng tulong. Pero pag gusto mo na medyo polite kapakinggan, kumbaga, could ang gagamitin natin, guys. Kasi baka nasa ibang environment ka or di ka sure na matutulungan ka talaga ng mga taong hinihingan mo ng assistance. Kumbaga, kaya could ang gagamitin natin. For example, could you help me? Ganun, example. So, ilagay lang natin, palagay natin na sa isang lugar tayo na tulad ng, ano ba, grocery store, Save More, or saan man, Pure Gold. Tapos, manghihingi ka ng tulong sa mga nagtatrabaho doon. Sasabihin mo, can you help me? O yung mga, alam mo yun, mga, ano nun, mga sales lady or yung mga pomodizer, naglalakad doon. So, hihingi ka ng tulong sa kanila, lalapit ka. Can you help me with this? So, tapos sasagot yung sila, dude, I get paid 500 pesos a day. I have to. What do you want? So, joke lang. Joke lang yan. So, pero
Kapag nakita mo na walang ibang tao doon, example, ganun yun nga, yung nasa isang, ano kayo, sa grocery store, sa Pure Gold, or sa Save More, ganun, tapos wala kang nakita ang ibang tao doon, tapos yung sales lady or yung mga lalaking promoticer nga, ay may ginagawang iba siya, may ginagawa siyang iba, kumbaga, busy siya, kunwari, may ina-arrange siya doon sa mga stall, o ano ba, pero kailangan mo ng tulong, kailangan mong humingi ng assistance sa kanila, kumbaga. Pero, para mas formal, kumbaga, hindi mo natin sasabihin, can you help me? Kasi, may ginagawa sila, busy sila, kumbaga. Kaya sasabihin natin, could you help me with this? Ganun, pwede mo ba akong tulungan dito? Alam kong hindi mo trabaho ito, may ginagawa ka, busy ka, but I need your assistance on this. So, ganun, could you help me with this? So, alam ko po na may ginagawa ka dyan iba, may nag-a-arrange ka, pero I need your help kasi. So, could you help me with this? Could you help me with this? Like, or oh, this one, something like that. Oh, alam kong hindi mo to trabaho, pero I need assistance. Kasi I need your assistance. Kumbaga, so napaka, mas formal siya, kumbaga. Compare mo dun sa can, kumbaga. At saka yung pang last naman ito, guys, ay yung wood. Imaginary kasi itong wood, guys. Kaya may, pero may video ako na tungkol dito sa wood. Kaya baka hindi nyo pa napapanood, pwede nyo panoorin. So, okay, so balik tayo sa wood. Guys, ito ay katumbas ng May sa paghingi ng assistance. Balik, formal siya, tulad ng May, na parang hindi mo kilala yung tao, tapos hihingan mo ng tulong, kumbaga. Or nasa isang situation ka na they don't have to do anything for you. So, ganun, parang, yun nga, yung relationship na 100 to 0%, kumbaga, ganun. So, kailangan mo ng medyo sobrang, parang katulad nung sa May, yung in-explain ko doon sa permission, ganun, ganung idea niya, concept, kumbaga. So, example, would you be able to give me a hand tomorrow? So, ganun, pwede mo ba akong matulungan bukas? Or, boss, kausap mo boss mo, medyo mataas, mataas sa'yo, boss mo. Boss, would you be able to let me get next Monday off? So, pwede mo ba akong, pwede mo bang ibigay na lang sa akin, boss, yung Lunes, sa susunod na Lunes, para yun yung day off ko or yung rest day ko. Pwede mo namang sabihin can or could, pero kasi posible na hindi mangyari. Hindi mangyayari ang gusto mong mangyari kasi imaginary tong wood. Kaya malaking chance, guys, may possibility or malaking chance talaga na sabihin nilang no, hindi, kailangan kita sa Lunes. Kaya hindi pwede yung Monday na off mo or yung hihingi ka ng tulong na sinabi ko kanina, example, na would you be able to give me a hand tomorrow? So, pwede nilang sabihin na, I'm sorry, may gagawin ako bukas. So, ganyan, hindi ako pwede. So, would you be able to help me with this? So, napaka-ganda pakinggan niya, formal pa rin siya. So, ganun ang gagamitin natin. Kumbaga, yung parang katumbas siya ng May sa, doon sa permission na diniscuss ko kanina. Kumbaga, yung would. Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin yung May dito sa paghingi ng assistance. Kumbaga, pagbigay lang ng assistance, that's a different story, kumbaga, ibang sitwasyon yun, kumbaga, ikaw magbibigay ng assistance, kumbaga, sa May. So, sa advice naman, dito sa advice, guys, advice naman tayo, ang ginagamit dito, guys, ay yung modal verb na should. So, pagbigay ng advice at paghingi ng advice, should lang, wala nang iba. Pero marami pang gamit itong should, guys, at napakagamit nito, lalo na sa pagkukwento sa nakaraan, yung mga nangyari sa nakaraan, tapos may pagsisisi ka, ganun. Napakagamit itong should. So, pero gagawa ako ng separate video tungkol sa should. Dito, guys, focus lang muna tayo sa modal verbs na advice. ADVICE or ADVICE, yung advice na counsel or yung advice na to give opinion, ganon. Ito yung fufukusan na natin gamit ng should, kumbaga, baga, kasi medyo mahaba ng ating oras, marami na tayong na-discuss, mag-iisang oras na tong video natin, nakakapagod na rin. So tutuloy na lang natin sa iba pang video, gagawa tayo ng iba pang video. Pero itong mga diniscuss ko, mga importante naman to, na para maintindihan nyo, kumbaga, yung mga modal verbs. So tapos, sa advice, guys, balik tayo, yun nga, yung should ang gagamitin natin. So example, number one, you should eat vegetables every day. So matamlay na matamlay ang katawan mo, payat na payat ka, kaya dapat kumain ka ng gulay araw-araw. I am giving an advice to someone, guys, na para maging healthy siya. Kumbaga, so after ng word na should, susunod ang verb na eat or present form. So pwede mo ring sabihin na, guys, I think you should eat vegetables every day. Or
ikaw, hihingi ka ng advice or hihingi ka ng opinion. Kumbaga, do you think I should eat vegetables? So magsisimula yun sa I think or I think you should or do you think I should? Ganon. So, do you think I should go to the party? So, ganon. Or maghihingi ka ng opinion o advice, ganun. So, ganun siya magsisimula, kumbaga. Tapos, next example, guys, ganun din. You should study hard or pwede mong sabihin na I think you should study hard kasi bagsak ka sa exam natin. Kaya kailangan mo talagang mag-study hard. Mag-aral ka na mabuti. Paghihingi ng advice, do you think I should study hard? Ganun. So, tingin mo, kailangan ko ba talagang mag-aral lang mabuti? Of course, yes. So, yun yung kumbaga gamit ng should dito. Pero guys, marami pa itong gamit yung should, hindi lang dito sa advice. Kumbaga dito sa modal kasi ang nilagay ko, finocus ko dito sa lesson na to is yung advice lang. Kumbaga, bigay ng opinion, paghingi ng advice, kumbaga. Tapos dito naman tayo sa pang last part is yung necessity. Naman tayo guys, kinakailangan, kumbaga kinakailangan, necessity. Ang modal na gagamitin natin dito guys ay simple yung siyempre yung must. Kasi yun yung pinaka-importante, must, kailangan gawin, obligasyon na dapat gawin. Example, you must not smoke in the hospital. So, huwag kang manigarilyo sa ospital. Kumbaga, kailangan talaga na sundin, obligasyon kumbaga na dapat sundin. Pag hindi nasunod, may consequence. Magbayad ka ng fine or penalty or fine nga dahil hindi ka sumunod, may bayad, nanigarilyo ka sa loob ng ospital. Ganun lang. So, ganun lang siya kasimple guys. So, again, ulitin lang natin para sa modal verbs for assistance. Ang ginagamit na modal verbs dito guys ay can, could, at saka would. Yung can ay napaka-casual. Tulad ng normal, casual lang. Can you help me? Can you help me with this? Can someone help me? So, napaka ano lang yan, napaka casual or basic, common. Kumbaga, pero kapag medyo busy yung mga tao, may ginagawa, para konting respeto naman sa kanila, respect naman with them, may ginagawa ka, I know you're doing something, this is not your job, I need your help. So, could you help me with this, please? Ganun, example lang. Tapos, kapag gusto mo ng parang may possibility na hindi mangyari yung hihingin mo, yung gusto mong mangyari, would you be able to help me with this? Ano, hindi mo kasi kilala yung hinihingan mo ng tulong. Kumbaga, 100 to 0 yung relationship niyo, 100 to 0% yung relationship niyo. Hindi mo kilala katulad mo sa May, sa diniscuss ko sa permissions, kaya mo masasabing would you be able to help me with this? Tapos advice, ang ginagamit na modal verbs ay should. You should eat vegetables every day. So dapat kumain ka ng gulay araw-araw. You should study hard. Do you think I should eat vegetables every day? Or do you think I should study hard? So, paghihingi ng advice. Tapos sa necessity naman, must, dapat kinakailangan, dapat na magawa. Kumbaga, dahil obligasyon, kapag hindi nagawa, merong consequence. Kumbaga, you must not smoke in the hospital. Dahil meron kang babayarang multa kapag hindi mo sinunod. So, ganun lang guys. Napaka-simple lang. So, huwag natin kakalimutan yung mga diniscuss ko. Napaka-importante nun guys. Bawat category or nung bawat page na aking diniscuss. Kumbaga, nagsimula sa possibility, yung assistance, permission, at saka kumbaga, ability. Yung ganung mga modal verbs. Dapat tandaan natin kung ano-ano yon para madali nating magamit kapag tayo nagkukwento. So after this, I hope na magagamit nyo na agad itong modal verbs sa pagkikipag-usap dahil makakakumpleto na kayo ng isang sitwasyon, posibilidad or assistance, makakapagbigay kayo ng assistance, makakahingi kayo ng assistance at makakapaghingi kayo ng permiso or makakapagbigay kayo ng permiso. So ganun sa ating na-discuss ngayon. So I hope magagamit nyo agad ngayon after this lesson. So guys, I hope may natutunan kayo sa lesson na ito and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye!